Sa ikalawang pagkakataon ngayong buwan, lumapag sa Davao City International Airport ang Ilyushin IL-76 Chinese plane. Nakuna ng team ng GMA News ang paglapag na eroplano ng Chinese government mag-aalauna ng hapon itong Sabado. Kinumpirma naman ang isang taga-kaapat mga pulis na isang eroplano ng China ang lumapag sa airport. Umalis din daw ang Chinese airplane pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito rin daw ang eroplano ng lumapag sa Davao nitong June 8 para mag-refuel. Pabalik na raw ito ng China matapos sumali sa military exercise sa New Zealand. Gate pa ng AFP, ipinaalam ng China sa ating Department of Foreign Affairs ang refueling nitong June 8 at nitong Sabado sa pamamagitan ng isang sulat noong April 23. So wala pong irregular dyan. It's a routine request na pinagbigyan natin the way other countries are requesting us to do. At ganun din naman po ang pinili yung pinagkakaloob sa ating bansa. Kung nangangailangan po tayo mag-refuel, dadaan din po tayo sa parehong proseso sa ibang bansa. Kusunod din po tayo sa mga kondisyones. Pero para kay Magdalo Party ni Representative Gary Alejano, wala naman daw sana ng isyu ang paglapag ng eroplano ng China kung dumaan sa tamang proseso. Wala naman ho sana ng problema ito dahil routine lang ito, katulad ng sa ibang bansa. Ang issue lang dito ay ito ay Chinese military plane. Na kung saan alam naman ho natin sila ay patuloy na nagmi-militarize ng South China Sea at ang pinakamatindi ay they are laying claims on 80% of our exclusive economic zone. At wala naman sana itong issue kung napaliwanag ng ating high defense officials. Dahil kung meron naman talagang clearance, walang problema po yan. Gate pa ni Alejano, dapat merong formal na kasunduan ng China at Pilipinas sa ginagawang paglapag ng kanilang mga eroplano sa bansa. The fact that we don't have a formal military agreement with China, eh hindi po pwedeng yung parang nagiging regular na dumadaan dyan. Dahil pangalawa na yan, no? Pangatlo na, dapat covered yan ng some sort of a formal agreement sa China dahil yun din naman ang kalakaran natin sa Australia. We have a State of Forces Agreement. Sa United States, we have a Visiting Forces Agreement, EDCA, and we have Mutual Defense Treaty. Walang Visiting Forces Agreement ang Pilipinas sa China, di tulad ng mga bansa gaya ng Amerika. Kung kailangan ng Visiting Forces Agreement para po makalapag ang isang aeroplano sa ating bansa. Kahit ano po ang bansa, pwede pong lumapag sa atin. Kahit po anong aeroplano ng anumang bansa, pwede pong lumapag sa ating palitaran. Ayon naman sa Malacanang, wala naman dapat pagsuspetsahan sa ginawang refueling ng Chinese aircraft sa bansa. Wala akong alam na prohibition sa international law na magbabawal sa mga eroplanong Chino para gumamit ng ating mga airport kung pinapayagan sila ng bansa. Yan po ang problema sa atin. Iniisip natin, palibasa sanay tayo, only the Americans can use our airports and our ports pag sila'y kinakailangan mag-refuel o kumuha ng mga supply. Rafi Tima, GMA News.